Ito po yung ating latest satellite animation. As of 4 in the morning, ay namataan itong si Bagyong Jolina 175 kilometers west of Dagupan City. Nasa may West Philippine Sea na po ito at unti-unti nang lumalayo sa ating bansa. On the other hand, itong si Typhoon Kiko, ito naman yung lumalapit sa ating kalupaan. Ito yung nasa may northern part ng Philippine Sea at nasa layong 785 kilometers sa silangan ng Baler Aurora as of 4 in the morning. Ang lakas si Jolina sa ngayon, 85 kilometers per hour pa rin, habang si Kiko, bahagya pang lumakas from 175 kph ay naging 185 kilometers per hour na. Sa ngayon po ay nakataas na lamang ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 coming from Jolina dito po sa western portion of Pangasinan at sa northern portion of Zambales. So sa mga susunod na oras, possible yung mga bugso ng hangin. But then nakikita natin this morning, possible na mawala na rin itong TCWS number 1 dito sa mga lugar na ito. Ito po yung latest track ng PAGASA with regards to Jolina. Nakikita natin na generally, northwestward yung direction nito, palabas ng ating area of responsibility. Maaaring ngayong araw, mag-intensify muli itong si Bagyong Jolina habang nasa karagatan as a severe tropical storm. Then by tomorrow, Friday, ay nasa labas na ito ng area of responsibility at patuloy pang lalakas bilang isang typhoon.